So ayan, nandito na naman tayo ngayon sa ating mga healthy options na mga drinks. So ito, effective, ulitin ko ulit, effective to sa akin. So healthy na, effective pa ang ating special concoction. Ito ay nakakapagpaliit ng bilbil. Pero syempre kailangan pa rin natin ng konting exercise, pero effective ito. Hindi naman ako ganun na ka-heavy pag nag-exercise, pero effective siya. Ngayon ipapakita ko sa inyo ulit, since may effect na sa aking belly, medyo lumiit na talaga siya, at hindi lang medyo, talagang malaki ang iniliit mula nung pandemic, and this time ginagamit ko pa rin siya and iniinom ko. So yun, very effective siya, very healthy, nakakatulong pa sa ating immune system, at higit sa lahat, nakakapagpatanggal ng ating mga kinaiinisang bilbil. A few moments later. So ayan, ready na ang ating mga gagamitin. Meron tayong sugar, meron tayong luya, tapos meron tayong lemon or kalamansi. Nidagdag ko yung kalamansi kasi mas malakas ang aroma ng kalamansi, tapos hot water, and syempre yung turmeric. Ngayon, any kinds of turmeric, pwede naman, any brand. Kung mapapansin ninyo, merong spoon na nakalagay dun sa ating glass. Kasi mas pinili ko na lang ang glass kasi para mas nakikita ninyo yung mangyayari sa ating pagtitimpla. Ayan. Ngayon, nilagyan ko siya ng spoon para hindi mabasag itong glass. Since glass siya, medyo manipis. Itong spoon kasi ang nag-a-absorb ng heat. And too much heat, pwede itong mabasag. Okay? So, ayan. Okay na tayo. Ngayon, ang unang-una natin gagawin ay, syempre, ilalagay natin ang turmeric na juice. So, tatantikahin natin. Sa akin, ilalagay ko mostly ay spoonful ng turmeric na nabibili sa any grocery or yung mga drugstores, meron din sila. So, yan. So, spoonful. Ayan, nakikita ninyo dito sa side na to kung ano ang nangyayari. So, mukha na siyang orange juice. Ngayon, amoy. Ayan, naamoy mo yung amoy luya. So, ngayon, ilalagay natin ang honey na pure honey siya. Ito ang magsisilbing sweetener ng ating turmeric juice. Siyempre, medyo matagal kasi ano siya. So, tansyahin mo na lang dun sa ano natin, sa yung gustong tamis. Ang susunod natin ay half lang ng lemon. Ito yung sisilbing kanyang dagdag na aroma at medyo asin ng konti. So, yan. So, ako, ini-squeeze ko na lang siya. Okay lang na madagdag yung ito sa akin. Kasi, dagdag naman siya sa flavor taste. Okay, hindi mo naman siya ipupin ng ibig talaga. So, yan. Pagaling natin yung mga sap niya. Lagyan natin. Dagdag din siya sa flavor taste. Yan. Lalagyan natin siya ng luya. Yung normal na luya. Sa akin, ilalagyan ko. Dagdag kasi siya ng hagod or angkang. So, hinugasan na natin yung luya para ano siya. So, i-slice lang natin yung luya. Kayo kung gusto nyong i-smash yung luya. Pero ako okay na sa akin. Para mababad lang siya. Ilagay na natin yung luya. Ayan. Dinagdagan ko siya ng kalamansi. Why? Kasi mas matapang yung amoy ng kalamansi at mas lemony yung amoy niya. Parang ang sarap. So, yan. I-squeeze lang natin yung kalamansi. Ako, hinahalo ko pa rin yung buto. As usual, wala namang problema. Ayan, naaamoy mo na yung kalamansi, yung aroma ng kalamansi, yung unang-unang mabubungan sa ilong mo na makakapadagdag ng appetite mo pag ininom natin siya. A few inches later. So ayan, welcome back. So natimpla na natin, eto na yung ating turmeric concoction or turmeric tea or juice, anything na gusto nyo itawag. So ayan,
So, nakikita mo, para siyang calamansi juice na naging yellowish siya na hindi mo maintindihan. So, yan, nakikita mo yung mga buto ng calamansi and yung luya na fresh na luya. So, nababad na siya ng 5 minutes. Medyo maligam-gam na lang yung kanyang water. So, pwede na natin siyang tikman. Actually, amoy pa lang, hindi na siya amoy turmeric. Yung, ayan, sarap. Yung tapang ng amoy ng calamansi, yun yung maamoy mo first zip. Then, yung hagod ng fresh na luya, yun yung hahagod siya dito. Makikita mo talaga, parang may minty flavor siya, pero mas matapang lang siya. And, maasim-asim na matamis-tamis, pero hindi siya yung kagaya ng mga iba na hindi maganda yung lasa. Hindi siya mapakla actually. Meron lang siya talagang parang mint flavor. Ang sarap. Talagang minsan nakakatulong yung lemon para sa kanyang dagdag lasa kasi meron siyang parang asim na alat ng konti na oh, yun. Tapos yung amoy naman, yun yung calamansi. So yun, ito yung iniinom namin instead of soft drinks. Instead of drinking sodas or anything na acidic na pagkain or alak, why try this one? Yung mga iba nga, pagka sabi nila, paniniwala natin, pagka beer ang iniinom natin, lalaki ang ating mga bilbil. Pero pagka ito ang ininom mo, effective, based sa aking experience, lumiit ang aking bilbil. So, this is totally okay and approved. Hello again! So ayan, nagbabalik na naman tayo para sa bago na naman nating kaalaman at may babahagi ko sa inyo na mga effective at higit sa lahat masarap na drinks para sa akin, para sa inyo at makakatulong sa inyo ng malaki. Marahil sa pagod, nararamdaman nyo din ko at higit sa lahat na-experience ninyo lalo na pag natutulog tayo sa gabi, ang snoring or paghihilik. Alam nyo ba na ang paniniwala dati sa probinsya, kapag ikaw ay naghihilik daw, kailangan mo daw siyang paluin ng chinelas sa mukha or sampalin mo ng chinelas sa mukha at mawawala daw yung pag-snore. Pero ito ay ibabahagi ko sa inyo kasi makakatulong ng malaki at ito ay effective. Especially sa atin kapag kapagod tayo galing trabaho, toxic sa trabaho or hectic yung ating mga deadlines, syempre minsan nakakatulog ka na at hindi mo na namamalayan sa pagod or may dinaramdam ka, nag-i-snore ka or humihilik ka. Paano ba may iwasan ito at saan nakukuha ang paghihilik? Ang snoring daw ay nakukuha sa pamamagitan ng mucus dito sa ating lalamunan at dito sa ilong. So, ano ba ang dapat gawin para maiwasan natin ang mucus? So, itong ituturo ko sa inyo ay makakatulong para maiwasan natin ang paghihilik at higit sa lahat makakatulog tayo ng mahimbing. Ang mga kakailanganin natin ay apples, depende lang sa kung gaano kadami yung gagawin mo, then carrots, and then itong half ng lemon kasi this is just for to taste. So, napakasimple lang ang ating gagawin. Ibe-blend lang natin sila and i-juice. Ito ay nakakatulong para maalis yung mga mucus dito sa mga air passages na kung saan nagmumula at bumabara kaya tayo ay nag-i-snore. Ngayon, ito ay dapat inumin 2 hours before tayo matulog. At higit sa lahat, syempre, hindi ito magiging effective kung meron tayong mga pagkain na nakain. At higit sa lahat, sabihin na lang natin na dapat iwasan pagka ito ay iinumin natin. Example, yung mga processed foods, yung mga taba, fatty foods, higit sa lahat, bawal din kapag tayo ay nakakainom ng alcohol or anything na alcoholic drink or soda. At higit sa lahat, hindi rin natin ito pwedeng inumin kapag tayo ay nagkape bago matulog. So yun. At ang advice ko, mas maganda kung gumamit tayo ng mga fresh na vegetable. Anyhow, marami naman tayong nabibiling ganito at napakasimple lang ng ating mga ingredients na nabibili sa palengke. Cut natin itong apples. Tanggalin natin yung seeds. Tanggalin lang natin yung seeds. It's up to you kung gusto nyo pong isama yung balat, pero since nahugasan naman na ito, apples. So, sasama, as well as isasama na natin ito.
very juicy yung apples. So, yan. So, depende kung gaano kadami yung iinom para maiwasan lang natin yung pag-iisnor at matitikman ninyo. Masarap pa siya. So, yan. Ilagay natin siya sa pwede yung mga juicers or sa blender. Susunod natin ang konting carrots. So, yun. Hinugasan na rin natin ito. Okay. So, ilagay na rin natin itong carrots. And, ito, lemon. I-squeeze na lang natin yung lemon. So, yan. Nandiyan na siya. So, i-blend na natin ang ating mixture. So, ayan, tikiman time na naman tayo. Siyempre, titikman natin yung ating binujuice na carrots and apple na anti-snoring juice or whatever you call it, paste, para siyang tomato sauce. Na ano. So, ayan na siya. So, let's taste kung ano ang lasa nito. Muroon siya sa mansanas. Masim-asim na may tamis. And then, yung amoy niya, parang pinaghalong lasa ng carrot, ay amoy carrots and apples. Malakas yung amoy ng carrots. Masarap naman siya. Wala siyang tamis. Medyo may asim lang siya. Kaya talagang pangpatanggal ko ng mucus. Super masarap siya. Guaranteed, ito yung makakapapatanggal ng inyong paghihilik. Pero syempre, pinapaalala ko lang, bawal po tayong kumain ng mga sinabi ko na mga pagkain bago nyo po kainin o inumin ito. Yun lang. Sana nakapagbigay ako ng tulong at higit sa lahat ng tips para po sa inyo. Para sa ating mga kapwa empleyado dyan na napapagod. So yan, makakatulong ito. Subukan na ninyo at makikita ninyo yung effect. So, 2 hours before sleep at higit sa lahat, huwag natin kainin yung mga bawal na pagkain na binanggit ko. Sana makatulong po ito sa inyo. Ako po ulit, si Piting TV, ang isang simpleng buhay ko ang magbibigay ng pagmamahal, ng pagpapahalaga at inspirasyon po sa inyong lahat sa ikatatagumpay ng ating mga pangarap sa buhay. Huwag po tayong matakot na mangarap dahil sa bawat bukas, ang ating pangarap ay unti-unti nating matutupad. Basta magdasal lang tayo, magbigay ng sipag at tiyaga, sigurado yan, ang iyong pangarap sa buhay ay magtatagumpay. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe ka na, pakihibo na rin yung notification bell para ma-update ka pag may bagong upload na video. Please don't forget to like, comment, and share my videos. Please visit my YouTube community and follow all my social media accounts.